Good day everyone, my name is Donald, isang electrician dito sa barko. Gusto ko i-share sa inyo ang aking first trouble sa aking first day on board. Na-handover sa akin na may sira ang auxiliary generator number 3 kung saan nagpadala ang aming opisina ng mga service engineer para ito ay repairin. During testing, may mga nasunog na transformer, module at nagpalit na rin ng ABR. Nagkaroon din kami ng blackout. Nagbigay ako ng suggestion sa service engineer na maaring sira ang rectifying diode. Subalit, sabi nila sa akin, lahat naman daw ay in good working condition. Makikita sa video, once na masynchronize ang auxiliary generator number 3, magkakaroon siya ng negative power factor. Kung saan, once na i-disconnect namin ang generator number 1 at ang generator number 2, magkakaroon kami ng blackout. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano ang naging sira o trouble ng auxiliary generator number 3 at kung paano namin ito nasolusyonan. Hindi namin nakita kung paano nag-check ng rectifying diode ang service engineer. Maaring sila ay nagkamali. Ibinalik ko din ang original na ABR dahil alam ko naman na ito ay walang problema. Natuklasan ko na isa sa tatlong rectifying diode ay defective o may sira. Kailangan natin tanggalin ang rectifying diode mula sa slip ring upang ito ay ma-check mabuti. Mali na i-check ang rectifying diode habang nakakonect sa slip ring dahil ang rectifying diode ay connected in parallel. Tinanggal ko isa-isa ang mga rectifying diode mula sa slip ring at ito ang napag-alaman ko na may sira. Pinalitan ko rin ng bagong spare na rectifying diode at kinabit ko na rin ito sa slip ring. Sa ganitong type ng generator, makikita nyo ang tatlong rectifying diode sa loob na slip ring at isang generator specific pressure module. Ang rectifying diode ay meron tatlong terminal, samantala ang generator specific pressure module ay meron dalawang terminal. Sa video na to, magfo-focus lamang tayo sa rectifier diode. Ngayon naman, ipapakita ko kung paano mag-check ng rectifying diode. Ang rectifier diode na ito ay kombinasyon ng dalawang diode kung saan connected in series. Isa-isa ang pag-check ng diode or one at a time. Pagtuunan ng pansin ang terminal marking base sa makikita sa rectifier diode. Gamit ng digital multimeter, select ang knob sa diode setting. Ang unit na makikita ay dapat direct current voltage or DC volts. Maging pamilyar sa anode at cathode terminal ng diode. Ang anode ay ang positive at ang cathode ay ang negative. Ngayon, gagawin natin ang forward bias testing ng diode
ang red test lead ay kukonekta natin sa anode terminal o yung positive, at ang black test lead ay kukonekta natin sa negative o ang cathode terminal. Makikita natin na ang reading ay OL, or ibig sabihin ay over limit. Ibig sabihin, ang diode ay open. Sa forward bias testing ng diode number 2, makikita natin na ito ay mayroong reading, 0.402 DC volts. Ibig sabihin, okay ang diode na to. Isa sa mga diode ay defective, kung saan ang rectifier diode na ito ay defective na rin. Sa reverse bias testing naman ay pagbabalik na rin natin ang test lead upang ma-check ang dalawang diode. Sa reverse bias testing, makikita natin reading dito ay OL o over limit DC volts. Ngayon naman, i-check natin ang bagong rectifier diode. Sa forward bias testing ng diode number 1, makikita ang 0.398 DC volts. At sa reverse bias testing naman, makikita natin ay OL o over limit. Ibig sabihin, ang diode ay good. At sa forward bias testing naman ng diode number 2, makikita natin ang 0.420 DC volts. At sa reverse bias test naman ng diode number 2, makikita natin ay OL or over limit, kung saan sinasabi na ang diode ay good. Since ang dalawang diode ay connected in series, pwede natin gawin ang forward bias test at ang reverse bias test. Makikita natin sa reading na 0.803, kung saan nag-add ang dalawang voltage drop sa dalawang diode. Sa reverse bias testing, dapat over limit ang makita natin sa reading para masabi na ito ay good rectifier diode. Ito ang aming actual na testing matapos naming palitan ang defective na rectifier diode. Para ko na yung dos. Para na lang muna yung uno. Ito. Ngayon, maayos na ang generator number 3. Makikita natin na meron na itong positive na power factor. At kaya na rin ito tumakbo independently. Maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Hanggang sa muli. God bless.